M. Nangyari! Nawala yung ano natin! Background music! Putik! Wait! Nangyari! Shia! Wait! Nagkaroon po ng counting technical difficulties. Ewan ko kung nangyari. Kung hindi po gumana yung hangout, iba na lang. Pero, the show must go on. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat at ito po ang hangout. Ako nga pala si Mamon Bumabalentong. Ayun. Try natin ulit. Putik! Anyari! Anyari! Hindi kasi pwedeng ma-play yung ano eh. Anyari! Hindi ma-play yung background music natin. Naloko na. Ayun. Buti na, ano ninyo? Wait lang, volume 20. Wait lang ha. Kailangan pang bumoto eh. Sana gumana yung voting ano. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Okay. So, loop natin. Yun. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. Medyo nagkaroon ng technical difficulties. The show must, pero ganun talaga, no? Ganun talaga kung mangyayari. Ganun talaga, merong di inaasahang pangyayari. Pero tuloy pa rin natin yung ano, yung programa. Okay, so ngayon po ay 27th day of February. 2 days bago mag February 29. So ngayong ano na ito ay ngayong taon na ito ay leap year. Pero kay MBN may February 30.
May February 30 KMB. Eh, ne, joke lang. Sorry, sorry. Baka uminit ulo. Okay, so... susunod, next week, July na. Ah, July. July. Next week, July na. Iyan, masyado kang ano. Masyadong advanced. Ano ba yan? Masyadong advanced. Next week, July na. Loko ka. Okay, so, next week, March na. Ayun. March na. So, at ngayong taon, ang Semana Santa ay gaganapin ngayong Marso. So, paalala nga po pala, sa mahal na araw, hindi po mapapakinggan ng Cool FM hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay, March 31. So, wala muna ngayon. At isa pa, sa mga patuloy pa rin mapapakinggan ang Cool FM sa Semana Santa. Semana Santa ito ah, sa Yo Server. So, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Pero for now, normal flow pa rin tayo. So, okay, so medyo natawa ako sa mga name dito sa server kasi puro sakit! Magkasakit! May tiktas! May rubella! May anemia! Meron pa ako, napalitan pa ng Omicron. Naging corn beef 19 kanina. Meron. Ang dami nagkasakit. Nakabalita pa sa LBM Newswatch. At si CEN ay napanganan pa rin dengue. Diyos ko, si Teremi, ano kayang name niya? Ah, buti nabalik sa normal. Ayun, meron pa. Renal failure. Diyos ko. Ano ba to? Dati, bagyo, naging ano naman. Ngayon, naging ano, sakit. Usong sakit ngayon, kaya... Maging stay safe at stay healthy. Healthy diet and exercise. Pinaka-importante yan, mga kalamaw. At syempre, inom din kayo ng vitamin, syempre. Yung may zinc, pinaka-inom yun. Pero, ayoko lang yung Celine kasi ano, kasi pag bagong toothbrush, pangit ang lasa pag bago kang toothbrush. Kahit yung chewables na ano, pag bagong toothbrush, ang pait, ang pakla. Kaya ginagawa ko before mag-toothbrush, nag-chewable na ako. Pero maraming pa rin mga matatanda na nagaano pa rin ng chewable. Like ano. Actually, ako, di na ako masyado nag-chewable kasi di naman ako bata. Wala naman chewable for adults na vitamins. Ang, ano, si Lola ni Dora, ang tawag niya sa chewable, Chewy Ball. Pero ano, ang inaano kong chewable, yung mga seasonal lang, like yung Cremil S,
lalo na pag meron ng hyper acidity. Pero ang pinakamainam yung advanced kasi talaga effective siya, di katulad ng ano ng ano yun, kalimutan ko na eh, pero mainam ang creme less advanced. Kasi ano rin siya sa heartburn, hindi mo na kailangan bumili ng Gaviscon. Hangout with Mamon na may Mamon, bumabalentong na, sa Jumadja, Lentadong Pinoy, kasama si Alias Oti na hinati sa inyo ng Annalyn Santo. Aba! Tsaka ang isa pang inaano kong tawag ba rito? Na chiwi ball. Nahawa na ako kay Lola ni Dora, no ba yan? Ano? Tag brito. Bonamin, pag alimbawa na sa long ride, lalo pag ano, lalong-lalo na pag field trip o kaya pag merong ano, like may susunduin sa airport o kaya mamamasyal sa Manila, like nung sa Venice. Pero lately, hindi na rin ako nag-ano, hindi na rin ako nag-bobonamin kasi di ako nahihilo. Di agad ako nahihilo. Bonamin na gamot ha, hindi bonamin na gatas. Kayo talaga. So, totoo lang, dalawang beses ako nag-field trip pero hindi man lang ako nakaano ng Enchanted Kingdom. Legit, di ako nakakapag-Enchanted Kingdom. Pag nataong ano, nataong, pag merong field trip, natataong may Enchanted Kingdom, hindi ako nakakaano. Di ako nakakapunta. Kaya nga, sabi ko, putang ina, nakakainggit. Nakakainggit kasi sila nag-iike, ako hindi. Tapos sinasabi nila na, eh malawak na may Star City eh. Oo, okay lang sa Star City, pero ano, gusto ko rin makapunta ng EK. Actually, ano, nung grade 10, mag-field trip sa kami sa EK. Pero hindi natuloy kasi parang yung contractor parang may problema. Kaya pinospone yung field trip namin sa ano, 2020 yun, before pa yun maging thing yung COVID-19. Pero blessing in disguise din. Kasi, nung field trip namin, ano yun? January 12, tung 2020, nataon, alam niyo ba kung bakit, kung ano, nung January 12? Yun yung time na nag-erap ang Bulkang Taal. Kaya, ano na rin, blessing in disguise na rin. Kasi syempre, ano eh, syempre, tawag ba rito? Oo, 2020 nangyari yung ano, yung pag ano ng Bulkang Taal. Mamaya na po din. Programa ko pa to. Okay, so, ayun, buti na lang, blessing in disguise yun. Kasi pag nag-field trip kami noon, naku po, baka pag-uwi ko dito, puro abo na ako. I mean, ano, puro abo na kami. Naghika-hika na kami kasi nakalanghap kami ng abo. I mean, puro ano, asupre na ano, asphalt, puro asphalt. Di, ano nga eh, nung time na yon, naamoy ko, bakit parang amoy ano? Bakit parang amoy asupre? Tapos naman yung New Year, wala pa namang Chinese New Year, wala pa namang nagpapaputok. Ayun pala, ang daming nagkalaglagang ano, asphalt. Yun pala yun. Kaya nung time
time na yun, doon nung time na yun, doon na talaga na gano'n yung face mask eh. Mga Pilipino advance mag-isip. bago muna mag-pandemic, nag-face masks na tayo, which is very helpful talaga siya. Lalo pag N95. Grabe nung time na yun. Kasi nung time na yun, naglinis kami ng kinabukasan, nagsuspend din ng klase. Kinabukasan na kami the day after the aftermath ng ano, bali siguro 14? January 14 kami nag-resume ng class. Ayun. Tsaka nung time na yon, nililinis namin ni Mama yung ano, yung bubong ng na ano, punong-puno ng asupre, punong-puno yung plastic bag ng pure gold. Sa sobrang dami, legit. Sabi ko nga, Ma, pwede bang gawin natin yung, pwede bang i-donate natin yan sa Bulacan para ano, para sa paputok? How do you spell asupre? A-S-U-P-R-E. A-S-U, I repeat, A-S-U-P-R-E. Asupre. Siguro, ano, siguro yan na lang natin to. Sulfur. Ayan. Sa mga di nakakalam ng sulfur, Yan din yung ginagamit sa ano, sa Dr. Wong Sulfur Soap. Yan yung pangtanggal ng fungi. At isa pa, yan din ang sabon sa favorite that noon time show ni Terebi at ni Chichit. Ay, de-joke lang. Yun. Yun ang ano. Actually, ano, i-continue ko na rin yung story. Tapos na yung sa Taal. After noon, nagpa-PowerPoint na kami noon for Noni Metanghere. PowerPoint for Noni Metanghere. Bale, ano yun? The day magano kami para syempre ano, every chapter gagawa namin ng ano, PowerPoint, gagawa namin ng presentation, doon iaano namin yun siya. Minsan ano yun, by 2, pero sa akin, ayoko kasing merong ano, kasi karamihan kasi sa mga groupings, may mga freeloader, tapos ako lagi yung ano, ako lagi natatambakan. Ginawa ko nila mag-isa din. Everything was ano. Tsaka nung time na yon, meron kaming tatlong activity. Sa English, meron kaming thesis. Magti-thesis kami. Gagawa kami ng thesis. Tsaka yung isa, yung cheer dance competition. Pero nabago yung principal namin. Ayaw ng ano, event na quote-unquote nakaka-istorbo. Quote-unquote, nakaka-istorbo daw sa klase. Nakakagigil yun. Ayun. Kaya ang ginawa na lang namin na yung groupings na lang na cheer dance. Kumbaga, para sa grade. Tsaka yung pangatlo, sa arts yata yun, ang ano namin is yung ano, yung stage play. At alam niyo ba kung ano yung stage play namin ng grupo namin? Alam niyo yan kasi yung stage play na to ay yung ini stage play namin, yan yung inano sa Wattpad na at Wattpad ba yun na inere ng 2021.
Hindi. Yung ginampanan ni Donnie Pangilinan na Tibel Mariano. Ayan. Hindi Cut by Me Love, ha? Anong Cut by Me Love? Okay, sirit na, ha? Ayun, he's into her. Ayun yung ano. Ngayon yung inano namin. Tapos ako yung principal doon. Actually, ako technical lang ako eh. Pero, syempre gusto ko rin umarte. Naging ano ako, naging principal ako noon. Tapos yung ano namin, yung script namin, ang kapal. Kasing kapal ng mukha ni Orange. De, joke lang. Naku po. Kasi handwritten yun eh. Ano, sa totoo lang, meron time na ano, nasa ano kami, yun nga, general ano na kami, tapos, the week before yung presentation, tapos biglang ano, biglang binago ng kagrupo namin kasi nga may ganito, ganyan. Nagalit kasi nga, bakit na babaguhin eh? Inano na natin yun from start to end. Ayun. Nag-walk out. Pinunit yung manuscript. Wala na. Pero ano, di na sila nakasama kasi nga, yung ego ng mga klasiko, inuuna eh. Kung kailan patapos na, saka sila nagbabago. Although, naitawid din naman namin yon, naiano ko yon, pero hindi ko pa rin sa ulado yon. Hindi ko pa rin sa ulado yung ano ko, yung linya ko, kaya nag-adlib ako. Pigil-pigil ako tawa kasi syempre ano eh. Pero at least, naiano ko yon. Ang ginawa ko, yung script, yun yung ginawa kong papel. Actually, nandiyan po sa akin yung ano, nandiyan po sa akin yung script. Pero grabe, nakakamiss yun. Nung after nung performance namin, saka nag-announce si Sir ng ano, saka nag-announce ng magkakaroon kami ng anong Lenny Roberto? Ayun, magkakaroon kami ng ano, ng grad ball. Yun pala, yung linggong yon, graduation ball. Yun pala, nung time na yon, nag-ano na kami, nag-periodical na kami. Nung time na yon, parang JS from Kemerut, parang Star Magic Ball, ganun. Ayun. Nung time na yon, nag-periodical kami, hindi na namin nagawa yung ibang subjects. Kasi nga, nung next week, yun na pala yung time na nag-declare si Duterte ng GCQ, ECQ. Yun na pala yung huling ano namin sa klase. So, 2 weeks na suspension pero biglang ano. Oy, nag-prom din ako noon. Buti na lang nakaabot. Nung 2019 din kasi yun inano yung prom namin, kaya wala namang Jack Robredo, Lenny Roberto. Diyos ko po, pinagpalit, napalitan.
Yun pala yung time na yun na ano na pandemic na pala yun. Nag-start na yung pandemic. Umano na sa Pilipinas, walang ginawa si ano, si Butike, walang ginawa si Duke. Gigil ako sa kanila eh. So ayun. Doon na nagano. Grabe no. Tsaka nung pandemic na yon, doon din yun nga, doon na nagsimula yung ano ko, yung doubt ko sa religion. At yun. Kunento ko na yun sa Mamon Secret Files. O di ikap. Sorry. SBD. Nag-blue screen ang may tulugan. Ayun. Ayun yung ano ko nung grade 10. Kaya nga nakakaingit back. Nakakaingit yung iba kasi nakapag-graduate ng ano eh. Read pa rin po please. Arang anthropophobia. Wait, di ko familiar. Hoy! Sorry. Okay, so ano, mag-secret files ba tayo o wag muna? QBA Extigon. Espilumi. Ay, de, joke lang. Sorry. Oh, wag muna secret files ngayon. Ano muna tayo? Mag kwentuhan muna tayo. Ano yan? Starus. Story ni Espina. Grabe no? Wait lang. Ilang kaon na nga ba ako dito sa server na to? Wait lang. So, April 21 next year, mag-iisang taon na ako dito sa Discord, sa Yo Discord server. Yay! Naka-survive si Akla. Medyo ano lang, okay. Ano na natin? Sound effects. Sound effects. Yung macro music. Yung careless whisper, ah. De, joke lang. Okay. Sige. Yan na, Mamon Secret Files. Hasa na yun. Pero wala pong Mamon Secret Files. Background music lang po yun. Mayari tayo nito. Wait lang. Mabuti, meron na ano dito. Oy, wag ninyong papalitan yung background. Hangout with Mamon pa rin to. Magkukwento pa rin tayo. Ah, magkukwento. Kwento natin to! QBA! QTV! Wait lang! Ang lakas! Parang putok ng mga apologies. De, joke lang. Okay.
So, start na nga, start na natin. Once upon a time, in the enchanting world of Stahruya, a charming man. Okay, wait lang. Ang kwento, loves well that ends well. Once upon a time, in the enchanting world of Stahruya, a charming young man named Starus embarked a thrilling adventure. His destination was renowned fan-mating world, a place where dreams and desires intertwined. Starus entered the fan-mating world, a virtual space where fans could interact with their favorite characters. He was excited to meet other fans of Katipunan, his favorite character. As soon as he entered the fan-mating world, he saw Katipunan standing in the distance. He was even more handsome in person than he was in the games. Starus couldn't help but to stare. Katipunan noticed Starus staring at him and smiled. Starus' heart skipped a beat. I'd never seen Katipunan smile at him before. "Hi," Starus said, his voice trembling. "Hi," Katipunan said. "I'm glad you could make it. Wala na pala. Okay. Starus and Katipunan talked for hours. They talk about their favorite games, their favorite characters, and their favorite fan theories. Starus felt like he had known Katipunan for his whole life. As the night went on, Starus stated to develop feelings for Katipunan. He knew that Katipunan was popular with other fans, and he didn't want to get his hopes up, but he couldn't deny the way he felt. Uy, pakiano ha, same ano pa rin po tayo, same background po, hangout din naman pa rin po ito ha. Diyos ko. Oh, pinalitan nga, hindi po mamon secret files. Nalita yung background. Ay, naku po. Pinalita nga yung background. Uy! Wait. Yung background yung palitan, hindi yung music. Mahiwagang burnay po ito. Mahiwagang burnay. The next day, Starus and Katipunan met up again. They decided to go for a walk around
fan minding world. As they were talking, they passed the food stand. Katipunan stopped and pointed at the huge hot dog. Oy! I've never seen a hot dog that big before, Starus said. Oy! It is the biggest hot dog in the fan mining world, Katipunan said. You should try it. Starus hesitated. He wasn't really hungry, but he didn't want to seem rude. Okay, he said. Katipunan ordered two hot dogs and they sat down at the table to eat. As they were eating, Starus glanced over Katipunan. He was chewing his hot dog and smiling. Starus couldn't help but to smile. Sarap ng pinakain. Ano ba yan? Hungarian o yung ano? Cheese dog. Woman Secret Files, mahiwag ang buro na ito. Joke lang. Makapira tayo ni ano, ni MBC. He was chewing on his hot dog and smiling. Starus couldn't help but smile back. After they finished eating, they continued their walk. They talk about their families, their dreams, and their hopes for the future. Starus felt like he could tell Katipunan anything. As the sun started to set, Starus and Katipunan found themselves standing in front of the fan mining world exit. I had really nice time today, Starus said. Me too, Katipunan said. They stood there for a moment, looking at each other, then Katipunan leaned and kissed Starus. Sana all! Sana all! Starus was surprised that he didn't know what to do, but then he kissed Katipunan back. The kiss was short, but it was perfect. When they pulled away, they were both smiling. I'll see you again, Katipunan said. I can't wait, Starus said. Okay. To be continued. Mauubos ang airtime natin. Kakakwento. At time check. 8:39 PM. Commercial break muna tayo. Hoy, pakiano yung text ninyo.
Okay, so meron po tayong breaking news. Okay. Ask lang po na balita. Sinuspindi po ng GMMT ang Thai artist na si Win Pawin. Ayon sa statement, nagdesisyon ang GMMTV na suspindihin Win sa trabaho at sa mga activities si Win Pawin hanggang maresolba ang kaso. Epektibo ngayong araw mismo, February 27, 2024, ang suspension ng artist para ma-facilitate ang case proceedings. Once na-resolve ang kaso at nagkaroon ng klarong konklusyon, mag-i-issue agad-agad ng statement ang nasabing kumpanya. Nakatandaan na nagkaroon ng na nag-viral natatandaang nag-viral ang litrato ng kanyang ex-girlfriend para sa ng kanyang ex-girlfriend matapos na di umano'y sinasaktan at minamaltrato ng kanyang partner. Ng kanyang partner. At natatandaan din na naghayag din ang statement si Win Pawin kung saan hinayag ang dahilan kung bakit niya nagawa ang saktan ang kanyang ex-girlfriend. Ulitin ko, hanggang maresolba ang kaso, hindi muna magtratrabaho, suspendido sa trabaho at sa mga aktibidades kung saan kasama si Pawin. So, ito nga pala yung background ng incident ay nagsimula ang tension. Okay, English to ha, kasi ano. The story began with the tension between Win Pawin and Kaylene, ex ni ano, ni Pawin. Triggered by Pawin's excessive gaming, tension reached its peak. Doon nagsimula ang tension nung nagalit si Kaylene at binato niya yung computer ni Win Pawin doon sa bintana. However, the action tragically ended when
When the computer thrown by Kaylin accidentally hit a construction worker who was working under the condominium where they live. So ang nangyari, doon natamaan sa construction worker yung binatong computer. The innocent construction worker received a severe blow from the falling computer, resulting into serious head injuries. Naka-receive ng grabing blow. Parang ang lakas ng impact na undergo yung victim sa series ng operation para maligtas yung niya. Yung buhay niya. While the medical and rehabilitation costs reach a significant amount. To date, there's been no compensation of 30,000 baht o iko-compute pa natin ngayon. Wait lang. Breaking news kasi ito eh. Kung nakatumbas sa 46,906 Philippine peso. Walang compensation na binigay both sa kanilang dalawa. So, yan pa natin yung ibang information kasi yun nga. Pwede naman kasing kausapin yung di ba? Pwede naman kasi kausapin na tama na, Hindi pwede yung babatuhin mo yung nakabato ka na nga, na sinira mo na ngayon ng jowa mo, nakadisgrasya ka pa. Okay. Nag-aanap pa ako ng konting info kasi ayun. Puro kasi Spanish eh. Wait lang. Hanapin ko lang sa... Ang mismo. Okay. So, kumbaga, di umano, parang... Ayun. Wala na ako maano'y impormasyon dahil ito lang yung nakita ko sa social media. Pero... kilala si Win Pawin sa series na... Okay. Sa series The Never Let Me Go na sa kasalukuyan ay ini-airing ngayon sa i1 TFC. Okay. So saka na magana ng information pag meron na. Okay, back to normal na tayo.
Okay, wait lang. Okay, so ayun. So both sides, 'yun para sa akin, both sides merong mali. Kasi hindi naman pwede na, no? Hindi naman pwede na sirain mo yung gamit ng ano. Kailangan, ano? Kailangan kausapin mo yung... Kausapin mo yung, ano, mismong... Ay, ala. Gusto nyo, dapat kausapin nyo muna, mag-usap muna kayo. Pag-usapan nyo yung ano ninyo instead of, ano, kasi... Pag idadaan yun sa, ano... Idadaan sa batuhan ng computer, hindi lang ano, hindi lang maano yung someone ay yung ano mo, mahal ay yung kaibigan mo, yung ano mo, girlfriend mo or boyfriend, makakadisgrasya ka pa. Grabe na ano, natamaan yung ano, construction worker. Saka sa side niya, no, mali din ang ginawa niyang, ano, ginawa niyang pananakit. Okay, so, sa mga hindi po nakakinig kanina, sinuspindi ngayon si Win Pawin? Sa lahat ng activities at sa lahat ng trabaho niya sa GMMTV hanggang ma-resolve ang kaso. Pag na ano ng kaso na resolve na at nalinaw at merong clear conclusion, mag-i-issue ang kumpanya agad-agad accordingly, sabi nila. Okay, so di ko pa napanood yung ano eh, yung ano ni Win Pawin, pero sana naman ma-resolve nila to. So, yun. Meron ako nabasa kanina sa ano na LVMX GMMTV. Well, meron kaming kontrata para sa acquisition ng mga ano programs na ine-ere. In addition na yung Last Twilight. Alam mo ba? Win pa win ng lahat sa ating pagbibigay. Naging wawa win, naging willy-willy. Naging willy-willy. Ay, nako po. Kung meron akong ano sa mga fans nito at sa mga ano, kung meron pa akong naroon information na hindi ano, na merong misleading, linawin niyo ako. Linawin niyo yung ano ko. Linawin niyo ako. Pwede niyo akong ano yun. Pwede niyo akong i-message kung meron kayong clarification o meron kayong ano. So, feel free. Kasi binasa ko lang ito. At hindi naman to ano, hindi naman to ayun. Pawin Radio! Ay!
Okay, so wait lang, iyano ko lang muna to. Sinaktan yung GF, tapos yung GF mismo, yung GF. Sinip yung computer. Okay, so huwag na po natin anuhin. Antayin na lang po natin yung statement. Huwag na muna natin pag-usapan kasi it's a very sensitive matter. Huwag nating lakihan ang ano. Kasi ang problema kasi ano eh. Pag meron ka lang mali, mag-aano na yung fans. Don't add fuel to the fire. So, antayin na lang natin yung full statement, yung full story, hanggat ano, kailangan linawan muna natin. Yan na natin yung clarification. So, for now, nag-ano na, at least nag-open na ng statement si Pawin, and yung nag-ano na ng action ng kumpanya na pagtatabahuan niya, which is ano yun nga. Pero ngayon wag muna nating sabuyan ng gas ang apoy. Don't add fuel to the fire, kama. Antayin natin ang buong statement. Kasi pag... Ayan. Ba't na dyan si Aljo? Ba't naman ganon? Okay, so I repeat. Antayin muna natin ang statement ng ano. Antayin muna natin yung buong story, ah. Sa halip na mag-jump into conclusion tayo. Hindi lang kay Pawin, pero sa lahat. Antayin po natin ang ano sa official ano mismo. Antayin natin yung full statement kahit sino man 'yan bago muna tayo pag-usapan o pag-chismisan. Tulad na lang yung ano, dapat matuto tayo sa lalan nung pagpano kay Mike Enriquez na maraming merong isang page na sila pa yung nauna kesa sa GMA News. Kaya nagkaroon ng ano. Kaya ang dapat gawin, kaya ang ano talaga, antayin ang statement sa mismong ano, sa mismong pinagtatrabahuan, hindi sa ibang source. Unless kung ano yan, kung galing yan sa kamag-anak ng na feature na ano. Oo, pero pag sa ano, ayun. Ulitin ko, let's wait for official statement sa lahat ng ano na merong ano, sa lahat ng mga rumors or sa mga
updates sa mga artista, sa mga politiko o kaya sa mga ano, sa mga news presenters. Dapat matuto tayo sa insidente nangyari lalo-lalo nung time na ano, nung maagang dineclare yung pagpano ni Mr. Mike Enriquez. Antayin natin ang statement sa mismong pinagtatabawan nila at sa mis or sa mismong kamag-anak nila. Pero much better sa ano mismo, wag naman kayo stalker. Wag din kayo masyado stalker at wag kayo marites. Antayin niyo mismo sa pinagtatrabaho nila or sa main source. Ayun. So, let's move on. Q&A muna tayo, guys. Q&A, ha? Hindi QBA. Nako, mauubos airtime natin ito, Starus. Siguro kay Gio. Ayun. So, ayos yung ano sa ano, Lorem Ipsum. Okay. Anong MPL? Magpakailanman? Lion, sorry. Pero sa mga alagang hayop, MPG. Mainit ang ulo pag gutom. Mainit ulo pag gutom. Lalala na yung mga pusa. Ano po yung Durex? Ayun yung ano, sexual wellness products, ayun. Yun, importante yun para di makapag ano, di magkaroon ng mga taong mga apologist, mga katulad di Lance Cruz. Ay, sorry. Sa mga member ng LLV sa Facebook at sa MPG, alam nyo na yon. Ano pong masasabi sa pusa? Ano pong masasabi niyo sa pusa ko? Sabi ni Staros, meow, 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 meow! Okay. Ito daw ba yung umihi sa bubong niya? No, hindi. Yung umihi sa bubong niya, no? Ni Gio, yung pusa ni Stephen. Thank you.
parachute. Hindi ako parachute si Red, si Red De Sarangani. Sa mga hindi po nakakalam ng nickname ko sa mga Tagano, si Paracool, si Redet, si Red, si Redet Chawat, yan po yung ano, yan po yung full name ni Pran sa Bad Body the Series. Wait, sino to, Starus? Anong ano to? Anong lab team to? Wait lang. Reverse search is the key. Wait lang. Reverse search is the key. Punyit. Okay. Malag na yung laptop ko. Pasensya na. Hindi ko maano sa reverse search eh. Pasensya na. LBN. Anong LBN? LVM? Ano ba kayo? Walang gandang gabi mo mo. Kanino ba cellphone yung ano? Oy, pakiayos naman yung TV Plus. Pakiayos naman yung TV Plus. Sino ba yung tumatawag? Kung sino man po ang nagamit ng cellphone dito, kung sino man ang may cellphone, tawag, pakisagutan ninyo. Pakisagutan po ninyo, okay? Aman, palitan nyo na nga ng baron, baron receiver yung ano. Nagbubutlop na yung ano eh. Kayo'y nakikinig sa Super Bonita sa Gabi Nationwide! Kanino ba yung nag-cherry mobile dyan? Paki, ano muna? Anong ABS GMA? Okay, so, ayun. Wait lang ah. Tantaran nyo na sound effects. Soundboard.
Okay, so we're back. Okay, bulalo, bulalo. Okay, so okay, so ano? Kanina nga pala na ganong labradyo. Nyari sa labradyo kanina. Kamusta ang araw ninyo ngayon? Wow, naging love radio yung ano natin, sound effect. Pero bakit parang ang weird ang slow ng tawa? O naging barangay LS naman? Kaya na naman po tayo sa umuwi na yan eh. Barangay Light Night. Yes! Sana may ganyan tao sa soundboard ng Discord server na to. Yes! Sana, asan yung tawa ng ano, ng sa Yes FM? Yung parang tawa ni Emma Harot. Okay, so isa pang tao ng labradyo. Ayun. Tapos susunod yan, tao ng Energy FM. Di ko na maalala kung ano yung tao. Nalungo ko na. GMMTV Studios. Nalungo ko na. Kaya na naman po. Pakiyano. Okay, so kanina nga pala merong na sunog dun sa ano namin at dun sa may area namin, dun sa may ano yun? Ayun, sa junk shop. Di ko alam kung ano nangyari kasi di naman ako chismoso eh. Paranyake, wait lang. Ano nangyari sa Paranyake? Okay, so fire alert!
Okay. Sunog, sumiklab sa barangay San Isidro, Paranaque, umabot na sa ika-apat na alarma. Galing ito sa DZRH News. So guys, malapit na pala ang Fire Prevention Month. Kaya... maging ano po tayo, maging safe. Yes! Okay, so ayun. Wait lang, iano ko muna to kasi yun. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Kung tama yung ano ko. So next month po guys, yes, next week yata ang start ng Fire Awareness Month. So again, mag-ingat po at literally huwag niyo pong laruin ang apoy. Okay, bago na pala lyrics ng Bahay Kubo. Bat kugi kahut munti onyay kubo kahut munmo. Ang talaman ng doon ay sari-sari, sino kamas, sinjamas at talong si Parwili Ulan at Manu si Bataw Parani Kundhil Paipa Uput Kalabasa at saka may RPN pa Labanos Mustasa si Boyan Kamate ano nangyari? May RPN pa. Lini. Nung gagong pinipilit na mag-Tagalog yung Koreano sa Katalin. Okay, so yun. Talentadong Binoy Rules. Number 1, bawal mag-English. Dapat mag-Tagalog ka. Uy! Geometric, may bago ka ba? Uy! Hoy!
Extra cha. Ah, kaya pala. Magbablindfold habang magta-type. Hirap niyan. Naalala pag yung layout ng ano mo, yung laptop, di ka masanay. Ah, di ka maano, mapamali ka pa ng ano mo. Ito yun ang yan. Pinagtagalog sa Pilipinas Got Talent eh. Yung title ng PGT, Taglish. Oo nga. Sa totoo lang, mas gusto ko pa yung ano eh. Yung PGT na yung judge dati, si Chris Aquino, si FMG, tsaka si ano, si II. Kaso ngayon, gusto ko na ano eh. Gusto ko yung PGT na ipagsama ba si... Ay, hindi. Yung PGT, pero ang judge si Angel Oxin, si Vice Ganda, tsaka si FMG. Ferdinand Marcos Gago. Freddy M. Garcia ba yun? Ayun. Freddy Ferdy Garcia. Gago. May RPN sa blindfold. Speaking of RPN, meron akong, yung ka-churchmate ko pala, meron pala siyang t-shirt ng RPN. Ewan ko kung yung Air Friendly Network ba yun or The Leader na t-shirt. Pero RPN siya. Hindi, cursive kasi. Cursive siya. Oo, yan. Ganyang logo yung RPN as in Radio Philippines Network. Na ngayon ay TV52. Paano kasi ginawang TV5 yung ano? RPTV. Pinoy Hits, Kapatid Edition. Akala ko nga ABS-CBN yung magano sa RPN eh. Pero yun pala hindi. Gagawin pa ng TV5 ang RPT, ang RPN. Awit yan, Mr. Success. May mga damit kami ng ABS-CBN. Actually, meron akong binining t-shirt ng ABS-CBN yun. Just Love araw-araw. Kaso puti, kaya tinapon na. Tinapon na kasi ano, puro na mancha, puro na ano, na hindi na matanggal. Ayun. Ah, yung ano, tulong na, tabang na tayo na. Ayun, daming kong nakitang ganoon. Pero yung ano ko, merong t-shirt ng ano, yung Just Love araw-araw, couple yun. Dark blue. QBA t-shirt when? Tapos yung t-shirt ng QBA provided ng Viva Max. Pero ang pinakaano ko talaga ngayon ng yung t-shirt na tumindig yung kay Tarantadong Kalbo. Ayun. Although di siya ano, unofficial siya, pero ayun, balik based siya dun sa ano. Oo, oh, yun yung pangalan ng ano, Tarantadong Kalbo. Ang lutong pangal pagkasabi ni ano nun eh. Ni VP Lenny eh.
Tarantadong Pinoy. Naku po. So yun. Kaso ngayon, alam niyo ba kung ano yung mga damit na binibigay sa akin? Yung sa gamot sa pangsabong na manok. Ngayon, napagod ang SFX DOC. Ngayon, so tarantadong pinakamasaya. Ay nako, totoo nga naman. Sayang nawala yung ano ko dito ng RPT na Los Media kasi nga dahil dyan sa tiyanak na yan binura niya yung chat room. Iyon. Sorry. Kakanto. Sakto. Sabi ni TCP. Magkikina daw tapos biglang reply si sakto. Okay, bagong ano ng Itbulaga. Bagong logo ng Itbulaga, It's Bulaga. Q&A na tayo, guys! Q&A, hindi QBA, ha? Ayan, pag yan, QBA na naman, tuktukan ko kayo dyan. Ayan, so Dr. Paracool, nanonood po ba kayo ng QBA sa gabi? Nanonood po kami sa LVM1 dahil nga BL QNX QBA. Uy! Okay, so Dr. Mamon, may tahanan pinakamasaya sa QBA? Wala, ewan ko. SVC Tigon membership, maganda yun para magkaroon ng reach yung SVC. Katips hotdog, no? Hotdog galing sa Pinay Flicks. Woo! Dr. Sex, kumakain ka ng Pinay Flicks. Hoy! Anong Pinay? Hoy! Ano naman kayo? Ano ba naman yung mga utak ninyo? Sarap pagtuktukan. Puro ka LLL. Ayusin nyo naman yung ano nyo. Ano ba naman kayo? Pinoy hits. Doktor, para sa yung laban na to, cool.
Kakanta ng Kapuso, makilay ang buhay yung tay. Ano makilay? Makulay ang buhay yung tay pag naging G. Kung maging GMM na. Ewan ko, pero yung title card ng ano. Wait lang. Pero ito yung magiging test card ng GMA pag naging tay na sila. Pag naging GMM na sila. Wait. Wait, nawala, nawala. Ano ba yan? Ayan. Ito magiging test card ng GMA pag naging GMM na. Pero VTR please. Weep. Ayop. Pakistan Airport. Pakistan International Airport. Okay. I will also buy SBC. I will also buy SBC and turn into cock. Lumi! Hoy, gago, tangina mo. Hindi ako nagre-request na pumunta sa Pakistan International Airlines. Hindi ko alam yung airlines na yan. Hiram mo ka na yung shit. Tinggal ako. Mane Pacquiao. Tinggal ako. Kaya pinag-aagawan ako. Tigdas. Naging kibuloy. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Kaya pinag-aagawan ako. Single. Kayo'y nakikinig sa Super Bowl na si Gabi Nationwide! Fuck you ka. Yun yung pangalan ng university. Merong ano kwento, gagawa ng university si Pacquiao. San daw ano? San daw? Pacquiao. Sige, William eh. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Giling-giling. Really, we William eh, sa giniling. Baka mamaya maging Bongo Marcos pa to. Victoria Jackson! Okay, wait. Victoria Jackson! Ngayon nga, naging Bongbong Marcos. Siyempre, kamukha ni Willie Rebillame si Bongbong Marcos. Naging Mario din! Oh!
hindi pa commercial break. Wait lang. Baya Pinene movement. Easy rock. Fun fact, kakamping si ano, Baya Pinene. Baklang Duterte. Baklang Duterte. Ay, naku po. Yes! Nag-prepan si Tito. Michael V, idol ko yan, si Pepito Manaloto. Gaming yung love soundtrack. Pepito, my friend. Jutete. Pepito. Iyon. Pepito. Yes! Hi, Lumi. Oh my God! Ay, nako. ACQ All-Star. ACQ Select. Lumi masarap. Masarap naman ang Lumi sa totoo lang. Pero ba't ganyan nickname niya, no? Adobong manak. Namiss ko yun, si Travis Kraft. Ngayon, tutuwaan ko po kayo kung paano magluto ng adobong anak. Go! Travis Kraft, kapatid ni Minecraft. Sex or chocolate? Pregnant kimoloy. Ang greatest lesson talaga dito, walang maruming kuubeta sa tayong palabas. Totoo yan. Totoo yan. Sinigang na hotdog. Specialty ni Patrick yan. Sinigang na hotdog. Kare-kare hotdog. Slap sisimutin. Ibulbul. Sinigang na hotdog. Di mo giba. In alternate universe, kung saan naging pulis si Cardo kasi tanggol. Kung matino si Rigor. Tanggol lalisay. Mayor Jose. Mayor. Mayor. Ultra Mega Supermarket.
Mas pinababa na, mas pinababa pa. Tulad ang baba ni Amy Marcos. Ay, sorry. What? Bossing saving? Okay, bibigyan na po natin ng bossing savings number 69. What ko ang may bulalo? Hoy! 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 Yes! Gago. May nakita ako. Yung mga kumakain daw ng pagpag yung mga galing sa... Ang racist ah. Ayoko nang ituloy. Nang gigilaw. Mrs. Athena. Nang troll si TV5 para kay ano? Para kay Ma. TV5, how could you? Ba't kayo nag-Elis Paris na, Ma? Kustant na sa Augusto. Tito Miranda. Mrs. Ni inano yun ang asawa si Miss si Athena. Tito Miranda. Ay, nako po. Single pa siya, ha? Nandito na si Chitty. Si Chitty Miranda. Ay, sorry, mali. Willy Rebilla, may anak number 515. Roblox party list para sa pamilyang Pilipino. Victor magtanggol di Maggie ba? Ay no, tama na po. Ace Hardware sa bunutan. Suntukan pala, suntukan. Victor mag... Tama na po, change sa inyo. Hindi ko na kaya. Kamusta si Juliana Pariskova? Ayun, mungal pa rin. Ay, sorry. Ah, nagsabi. Ay, ako po, tama na. Q&A ulit, Q&A. Q&A na tayo, guys. Wait lang. Si TCP kasi. Damay tuloy ako. Ay, naku. Nag-win radio. Okay, so... Question and answer muna tayo, guys. Frutiger Aerologo ng TV.
Sino ba yung ano tumatawag dyan? Pakiano ninyo? Ano ba naman kayo? Dadala tala kayo ng cellphone sa bute. Ay, nako po. Uy, pero na-miss ko yung Cherry Mobile, ha? Kasi yung Cherry Mobile, yun yung naging ano ko. Pero ngayon, pang antibay na ng ano. Antibay na rin pala ng Cherry Mobile ngayon. Uy! Pakian! Pakisagutan yung tawag, please. Jose Calidad. Nasa Malacanang tayo ulit. Nasa Malacanang tayo ulit. Daming tumatawag. Malacanang nung 2000. Pagpatak ng alas 12, tutok na sa 8 Bulaga TV 5. Kapatid. Sa dami ng Nokia Edsa 2 na ulit. Ay, Diyos ko. Sunda. Wait, ang... Sundalo ng bayan ngayon ng ay maninindigan ng hatol ng bayan. Sapakan patrol when ayaw na ko. Excuse me. Okay. Question and answer tayo, guys. Q&A. Okay lang, Q&A. Wala na, wala na. Okay, Q&A tayo, guys. Huwag nang magpapalit ng nickname niya, no? Aagawan ako. Uy, Kibuloy, tama na. Hinahanap pa ng FBI. Masarap bang lasa ng antenor? Uy, anong antenor? Anita Max Win. Diyos ko dai. Kibuloy, tagu-taguan with NBI, FBI, and others. Susunod na po yan sa QBA, sa TereBTV. Sorry. Kibuloy broadcasting at parts the computer. Baby, kalma. Come back to bakuna. Naalala ko yung ano ng DOA. Baby, come back pala yun. Kalma tuloy. Wala lang. Music, music lang. Ano mo naman? Wala yun. Lang. Music, music Magana lang. Magana sa Facebook. Ba't naman kasi lumubog yung umna nun? Pero okay lang.
Pwede ba iprito nyo na yung bibi na yan? Sing, ng kwak, ng kwak? Ay, ano naman po tayo sa alias 14? Ay, naku po. Pagkatapos kay TCP, ako naman pinagtripan. Wala lang, music music lang. Wait lang, papalitan ko muna yung ano ko, nickname ko, mga loko kayo. Wait lang. Wala lang. Music, music lang. Naging Eagle Cement. Ayan, iyan ako na. Kayo talaga. Guest song muna. May pa-play ako niyan. Ayan, Pran para cool, si Rebe Chawap. Ayan. Nag-full name na tuloy si Pran. Pakiihaw na nga yung ano dyan, yung duck. Okay naman, wala namang problema. Ready! Hirikitap po tayo guys! Ba naman to? Ayan na naman po tayo sa pag-hijack. Hoy, puro kayo Light FM. Siya nga pala, nakayari nga po palang Hangout with Mamonsan Light FM. Isa pa nga. Stop! Ay, naku po. Excuse me po. Wow. Lumevel up na naging ano na eh, no? Naging itbulaga. Naging nagbabalagbag ng yero. Ayan, pusto na sa'yo yung martilyo. Lagot, sino yon? Nakakita ka na ng may blue screen kasama si Gio. Kanina ko pa yung nakita, Gio. At ano? Hiya! Sa Star City pa na. Uy! Yan yung jingle ng Star City before ano? Before masunog yung Star City. Actually, naabutan ko to, inere to sa Lab Radio nung ano? Nung 2021. Nung ano. Tapos, after na inere yung ano na Star City,
ina na naman yung bago, yung dito ka na sa Star City na tayo, ayun. Tara na, tara na, tara na. Ah, ah. Ayun. Yun naalala ko. Kumbaga na gano'n na. Uy, wow, nagbalik na Star City. Actually, yung ano namin talaga, Star City, pero nasunog yung ano, nasunog yung Star City, kaya lumipat kami, nagano kami sa Enchanted Kingdom. Then biglang naon siya mi. Grabe, no? Okay, so excuse me po. Okay, so dahil sira ang laptop ko, hindi ako makakaproduce ng kineme. Aww. Sana maayos. Ayun, nakatapos yung pagtawa at tawa ng tawa. Diyos ko. Hangout with Moan. Oy! Okay, so hang out with Mamon and Mamoy. Ah, ayun pala. At pakiano nga pala kung saan mapapanood ng ano? Mapapanood ng Hangout with Mamon? Pakisend nga dito. Sa SMN. Hoy! Sa Splook at sa Cool TV. Hindi, meron pa. Simulcast kasi tayo nationwide at buong mundo. I-mention ko lahat ng mga simulcast ng Hangout with Mamon. Okay. Hangout with Mamon sa Splook TV, mapapanood sa Splook TV, Cool TV at The Late Telecast sa SVC. At syempre, napapakinggan din po sa LVM Radio on 90.7 ang Hangout. Alongside ng mga radio stations affiliated sa Status Communications. Lalo-lalo na ang Kifi FM. Ay! At napapanood din sa Chit TV 3. Nung name kasi ng ano eh, station... Ang dugyot. Ang dugyot. Okay, pabanggit. May Papa Jackson at Papa Jackson at Chito Book. Chito. Ulit. May Papa Jackson at Chico bukas sa Energy. Hoy. Deja vu to ah. Deja vu. Parang yung ano. Gabi na. Gising na. Ayun. Mapapanood po ang Hangout with Mamon sa All TV, PTV, TV5, GMA7, RPTV, A2Z, IBC, Solar Flix, Adio Channel, Net25, GTV, RGTV, Pi, Plus Sports, SM9, One Sports, INCTV, Heart of Asia, iHeart Movies, Adipa, Putulits, Pinoy Hits, TVH, TSBD, Terebi TV, GTV, QBA, LVM, Swan Channel, Sunset Channel,
Manila 33, Sun TV, Play Network, Magic TV, Abog Media, Wish TV, Panverse TV, Finit, Barenderita, Telefocus, SBC, Hydra, Cool TV, Cool FM, DZRH, Barangay LS, DZBB, Teleradio Servicio, QBA, Radio Visual, BBC, Al Jazeera, CNN, ITV, IBC, IBC, ABC, America and Australia, Regi Globo, Regi Record, ARD, Russia 1, Rossiya 24, KCTV, SBS, KBS, NBC, VTV, Channel 7 Thailand, TV Tokyo, NHK, ANTV, ANTV, ETV, ATV, NBC, CBS, ABC, DR1, VRT1, RTBF, ORF1, ERTY, LE, ZDF, RUV, RTE, Canal 11, RAI, RTL, NPO, TVP, SPP, GMMTV, 131, Channel 3 Thailand, Workpoint Channel 8, JTBC, TBC, at NHK, at iba pang mga TV stations and radio stations around the world. Ako po. Ano yan ah? Windows ME. Ay, nako po. Ang main sponsor po ng hangout ngayon ay Jonel's Brief. Six stations, cellulite, worldwide, netwide, satellite, wide, Proxima Centauri, wide. This program was sponsored by Hoy! Nag-blue screen na po, naloko na. Tama na. Hindi ko na kaya. Okay, so... Pare, ang sarap ang pakiramdam ko. Eh, bakit? Bagong brief ko eh. Ano ba yan, boss? Pagsuot mo, baby, wala kang problema. We love our Jonas Brief. We love our Jonas Brief. Ang sarap gamitin at murang-mura pa. We need our Jonas Brief. We need our Jonas Brief. Ito'y matiba, hindi nagbe-bacon. Hinaan inyo itong subukan. John Elspeed. Also available, Journals for Her. Ang programang ito ay atin sa inyo ng Journals Brief. Okay, so... mamaya ng alas 11 pa tayo magtapos. Ay, nako po. Ah, may tulogan na ba? Hindi ko alam. Naging alas 8 yung lower thirds. Hoy! Ayop! PC ni Terebi starting Windows. Friday at Saturday ang may tulugan. Tambayan ni Chito na hindi naman nagsasalita. Yun yung ano, de-joke lang. Ay, nako po. Late night suit. Hang out with Chito Mel. Chito Mel Cray. Ala, una na! Tambala na! Sa totoo lang, di ako nasanay sa pangtanghaling tambalan. Legit. Kasi yung tambalan kasi noon, ano talaga yung umaga pa eh. Wala pa tayo sa chan noon, tambala na. Okay. Maganda, 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 maganda.
Gusto ko si Lumi. Oy, parang ano to, Ijo Cutie. Gusto ko si Diabetic Keto Acidities. Ay, ako po. Especially for you. Okay, so ayun. Tere, may mama na chit-chit-chit. Okay, tingnan muna natin. Ayun, puti, di pa napalit na nickname ko. Okay, so bigyan ng hiningkaling cup syrup kung sino man yung umuubo. Tawag pa! Ay nako, yan na naman tayo eh. Hina-hijack nyo na naman eh. Umayos naman kayo. Ayan. Umayos naman kayo, naman kayo. Ako na maglulup. Yun. So, ayun. Naku, kakanta na naman. May kakanta ng may huy. Huy! Huwag nyo naman kantahin sa ano yan. Sa bidyokehan. Pag yan, hindi nag-reply yung mga yun, ano niya ng my way, nako po. Umayos kayo. Oh! Ngayong araw na pala ito. Ito yung unang araw na inere ang GMA sa widescreen. Yes! Ito yung time na nag-widescreen ang GMA ngayon. Yung kapatid ko yun. Yung... At nung time na yun, yun din yung binago na ano. Medyo nababahala ako sa ano ng Beshabu na yan, ha? Kasi akalain mo, minamanipula yung ratings. Nagano'ng disinformation na kesyo malakas daw ang tahanan pinakamasaya tapos mababangit bulaga. Bes, ito lang gusto kong masabi ko sa'yo, ha? Humawak ka ng damo. Humawak ka ng damo. Yes! Huwag kang magpakadeludo dahil... Wala namang nanonood ng tahanan pinasaraes ni tahanan pinakamasaya. Yes, 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 yes,
sobra-sobra na itong mga tip defenders na to eh. Sobra-sobra na yung pagiging delulu nila. Sobra-sobra na yung pagiging ano nila eh. Sir, sa fan-made, malakas ang tahanan, pinakamasaya. Pero in reality, hindi po. Grabe, pagmamanipula ng rating. 11.9 ang tahanan pinakamasaya. Tapos, Angit Bulaga 3.1. Ang Showtime 9.6. At ito pa. Angit Bulaga 0.8. Tahanan pinakamasaya 11.6. Aba, matindi. Saan ratings yan? Saan ang source yan? Saan source? Sourceogon? Sourceogon? Yung source? Ay, nako. Imposible sa MBN yan. Legit na ano yun eh. Die Hard TBG yun eh. Ako po. Hindi ko talaga kinaya sa totoo lang. Hindi lang ito ganito, pati rin si Lakay Regan. Ganyan din, minamanipulate yung ratings. Kaya minsan pag nagaan ng ratings, doon talaga mismo sa ano, sa Lionhear TV, kasi Lionhear TV o kaya minsan sa ano, kasi yun accurate siya. And yung ano talaga, yung, lalo na yung show, yung ratings sa Showtime, ayun. Maganda. Tsaka di porket ano ang maganda, di porket ang lawak ng reach ng GMA, eh, ibig sabihin, marami nang nagaantahan ng pinakamasaya. Hahanap na nga hanap ng paraan ng mga Dabar Cats para mapanood ang Itbulaga. Tsaka, karamihan din sa kanila, mas gusto din ng It Showtime. Kasi, patok sa kabataan, maraming ano, lahat-lahat. Ngayon, Saraw. Ano yan? Jeep? Jeep? Wait lang ah. Titing. Yung Aqua Flask. Insert Metal SFX. Selfie with Mamon. Ba't naging alias Otin? Nakahubad pa. Nakahubad pa si... Meow, meow, meow. Ang cute ng pusa. Mas malambing pang ano. Mas malambing pang... Mas malambing pang puspin. No mon study. Sana or wait lang. Malala pag si Gio naging pusa pag kinuha niyo ownership na Sandoval.
kalmutin kayo niyan. Nakita niyo yung nakita niyo yung ano? Nakita niyo yung post ng Blink sa ano? Sa Facebook. Meron kasi yung post na bilisan niyo na mag-comeback be. Nabo-board na ako sa new release ngayon. Tapos K-pop needs new. Send ko yung screenshot. Kasi medyo na ano lang ako ah. Medyo na trigger lang ako kasi first and foremost, hindi po first and foremost hindi umiikot ang mundo sa Blackpink. Yes, hindi. Wait lang, send ko sa inyo. Ayun. Tupi! Tupi! Oh my God! Naku po! wait! Sorry. Why did you do that? ayun nga, hindi sa lahat nagre-revolve sa Blackpink ang daigdig. Marami din pong mga K-pop group. Bigyan nyo rin sila ng opportunity, hindi lang Blackpink. Ayun. Kasi hindi naman ano eh, ang daming mga bigyan naman natin opportunity ibang group. Hindi naman pwede na noon lang nagre-revolve sa ano. Nilang nagre-revolve sa Blackpink itong ano. Itong K-pop industry. Kasi ano eh? Oo. Oh. Kaya imbis na ano, imbis na bigyan ng opportunity, parang lagi na lang sila. Aba, magbigay naman kayo ng ano. Buti pa mga once naghihintay kung kailan ang comeback. Chill lang sila. Diba? Yung mga blink, hindi marunong maghintay, ang to-toxic pa. Tapos, pag na-criticize sila, biglayan magbablock, biglayan magdi-disable ang comment. Okay, so next, ano naman tayo? Change topic? Merong next. Putang ina.
Okay, sige. Tuloy na natin. Babasahin ko yung ano. Babasahin ko yung... Yan ano, kasi kanina daw, meron daw na experience si ano, si Gio. Oo, umihi. Umihi sa igaan. Diyos ko. Si Cloud. Ay, nako po. Nag-i-hit na kasi ngayon. Nag-i-hit din kasi, kaya ano rin. Meron na siyang init. Okay, sige. Gio, the mic is yours. Marinig niyo ako. Yes. Yes. Ewan ko ba kung kayo ba sa General Santos City nakaranas nito, pero Diyos ko guys, alam ko excited kayo kay ano, kay sa December Avenue. Alam niyo ba yung banda niya, 'di ba? Hindi ko nakilala yun. Alam niyo ba yung banda niya? Basta search niyo yan. December Avenue ba yun or kung basta merong ano, yung basta may nangyari kasi nagkataon na final day na nga, ikatapos na nga ang Jensen Day. Hindi siya Jensen Day, parang Kalilangan Festival. Kalilangan Festival. Eto kasi yun. Nagkataon na this today, mag-event, magkanta ang December Avenue. Siyempre, excited ang lahat. Ang problema kasi ito yun. Tabay kami noon, apat kami kabuok bilang classmate, lima sana kaso nag-split off kami. Gusto namin pumunta sa isa pang kaibigan namin na doon sa kabilang side. Ang problema, pagdaan namin, ang daming nagtulakan kasi may nagkasi yung daanan kasi may nagpapasok, may naglalabas. So, syempre merong chance na magtulakan. Ngayon, na-stuck kami. Doon kami sa isang fence area. Madami nag-akyatan doon kaya ang takot noon. Tapos, yung iba nagtulakan, pati yung matanda doon, grabe. Iyak good siya. Iyak kay nagtulakan ang tao. Ako nagtulong sa kanya para magbigay ng space. Para ako lang matulakan nila. Try ko ang best mag-stand up sa kanila para hindi talaga matumba, para hindi ako maano. Yun. Nakita namin ang opportunity na makalabas nung naghinahina na yung daanan. So, titake namin advantage, nagsama kami apat, pawalabas kami. Umuwi na kami afterwards. Sabi ko nga, bakit walang crowd control? Oo, may pulis kanina, pero bakit walang nag-control sa crowd? Hindi nila tinigilan ang pag-migrate. Nadahan-dahan na lang maglakad-lakad ang tao. Kasi alam mo sa sobrang lakas ng tulak, yung iba natumba na talaga sila minsan. Yung iba hindi talaga makahinga. Yung iba napakainit. Diyos ko talaga. Hindi good namin makaya. Sabi ko, kinakabahan, baka matulad dun sa ano yun, Itaewon. Ang nakakatakot dun, Umbako. Kung maliit masyado ang space. Saan? Sa hindi siya maliit ang space, parang hindi siya maliit ang space, parang ang dami ng tao, sobrang dami ng tao, hindi talaga makontrol. May fire truck nga doon pero konting tao sa taas. Yung iba nag-akyatan na lang talaga sila, nagsabak. Yung iba nang akyatan, yung iba, Diyos ko. Sabi ko, nasaan ang crowd control, nasaan ang pulisya, sa paano ba ang... Alam niyo na, apaka-excited kayo, pero kalmahin niyo ang titay niyo, Diyos ko. Okay, kalmahin niyo yung balls niyo, kahit kalmahin niyo yung ano ninyo, ang puso niyo, Diyos ko kayo. Alam ko excited kayo sa di ano, sa kanta, magkanta na yung December Avenue, pero Diyos ko, ang tagal-tagal pa, alas 10 siguro sila mag-start. Actually hindi pa nga nagsimula eh. Nta 7 PM pero nagsimula na siguro ba? Siguro nagsimula na. 10 o'clock na nga actually na 'yan. Tapos ganun lang. Kung kayo ay ano, kung nakaranas kayo na munti kayo mag-stampede, pero feeling ko talaga palapit na talaga mag-stampede. Yung iba hindi na nga makahinga eh. Yung iba, sobra masyadong magtulak.
Doon kami kaya, nagreklamo. Yung nagreklamo talaga. Marami nagreklamo, marami naggalit. Kaya nga eh. Tsak, di ba pinapansin ng ano, ng host doon? Yung sa crowd? Specific area kasi yung nag-stampede. Yung ibang play areas, okay-okay naman, peaceful. Yung sa amin lang talaga yung may problema. Oh. Ang malala doon, may police. Police pa nagbabantay. Pero ang ginawa nila, gina-check na nila kung mayroon pang ano. Hindi nila gina-control ang crowd. Yun lang. Yun nga dapat ano, yun nga dapat tanuhin. Crowd control. Kasi, pag hindi maano, may mangyayari talaga hindi maganda. May na-learn ba tayo noong 2006? Yan yung tanong ko sa inyo lahat. May natutunan ba tayo noong 2006? Doon sa Ultra. May natututo ba kayo? Kasi alam nyo, dapat unta, kamuna lang mag-adjust. Ayun na, sige tulak-tulak. Sabi nga ni Starus, sabi nga ng Koti, to who do not learn from the those who do not learn from history are bound to repeat it. Oh. Gusto, dapat matuto tayo sa ano, nangyari sa Itaewon tsaka sa ano, sa nung 2006. Ayoko nang i-mention kasi merong ano doon. At least mapanik. Alam nyo kaya, alam mo ba yan, full standby ba ang police dito? Kasi alam nyo, yes, nangangamba kasi dito. Kasi alam mo, ang blockade ba sa Jensen, napakamalala. Yung blockade kasi, ang dinadaanan din, nandito, ang problema kasi, yung blockade sa Jensen, ang tinatarget doon is yung mga terrorists. Kasi alam mo ba yung Mindanao, diba? Alam mo marami mga Abu Sayyaf dyan. Oo. Sa area niyo. Ang problema kasi, ito kasi yun. Ano? Crowded masyado ang space. What if kung talaga may sasabog, ano mangyari? Magkagubot. Mas lalo magano talaga, not only may mamatay sa sasabog, pero mas marami pa mamatay sa ano. Kaya ang advice ko lang sa Jensen government dito is, dapat yung crowd control at saka yung space ng ano natin, dapat hindi na sa pagyayon inagay, dapat sa mas malaki pang lugar. Kasi alam mo, hindi kaya kaya ng ano. Ang Pioneer Bea, it's literally the connection between the rural areas of Jensen to the central government sa Jensen. Ang Pioneer lang, yung Pioneer Avenue sa Jensen. Sinarado nila para lang sa isang event. And then ang reklamo ko din, minsan pag uwi ko sa bahay, Diyos ko talaga. Hindi madaanan ng tricycle kasi nakasarado. So, parang yung sila. Parang yung Morong, foundation din lang ng Morong dito eh. As in, huh? Yung park, yung wala na, hindi na madaanan kasi nga ang daming tao. Hindi na, not only madaming tao, pero naka-blockade na. So sadyang binablockade ng government ng Jensen. Pero ginawa nila yun dahil alam nyo naman, may terrorist threat, diba? Alam mo naman nangyari sa Davao. Ano yan? Meron ba silang live stream sa Facebook? Yung ano? Feeling ko wala kasi exclusive lang yan eh. Ayun, kaya naman pala. Pag gano talaga, sasamantalahan talaga nila yan. Sa totoo lang, mas okay pa ngayon. Pero feeling ko wala silang live stream, official live stream. Feeling ko ang mga live stream lang galing sa tao. Pero ang problema kasi yung signal. Yes, maraming tao. Nag-jam? Daming tao. Sa sobrang daming tao, yung signal, hindi na makaya mag-chat ng isang tao. Okay. Mas okay pa yung crowd control, yung campaign ni ano. Talagang mas, dapat matuto tayo sa crowd control ng campaign ni Lenny Robredo kasi ang ano eh. They know their shit. They know exactly how do they handle kasi. Oo. Kasi alam nyo sa Jensen, Diyos ko, ang dami nagsushortcutan dito. Ang dami ng cutting.
yung shortcut iba, na daan. Kasi alam mo, yung, kasi ito yung kasi yun. Yung venue kasi sa sentro yan ng Pioneer doon sa taas kasi yun. Yung kalsada doon, papuntang Silway, yung isa naman papuntang Santiago Avenue, which is papuntang SM, yung isa naman papuntang Plaza Street. Yung street yung pinaka-widest kasi dito yung maraming ano, may daming madaming kalsada. Ang problema nga, yung placement kasi ng mga fences, yun yung problema. Nakita ko sa placement ng mga fences, ang pangit. Mas marami pang tao sa loob kaysa sa tab. Mas marami pang space sa loob kaysa sa labas. Yung mga free area, doon lang sa malapit sa exit. Yung iba, nagtayo lang sila sa may boundary between ng road. Promise. Doon sila nagtayo, hindi sila nagtayo sa mga kwan, sa open area. Doon lang talaga sila sa linya ng ano, ng kalsada. Ewan ko. Sabi ko nga. Hay nako talaga. Ang malala pa doon, ewan ko saan sila pumunta. Sabi ko, ano pa nangyari? Ba't nagtulakan kayo doon? Ba't ano pa lang gusto niyo pumunta? Ano saan kayo mapunta? Eh wala pa lang nangyari. Gusto lang nila siguro makita kung ang mukha ng mga December Avenue, Avenue dyan eh. Ang plano ko sana doon sa event is para ma-experience ko ano ba yung concert hype sa December Avenue. Alam ko yung kanta nila pero ano ba yung ano nila doon? Actually ano eh. Ewan ko kung ano ah kasi yung pero ako parang ayoko rin ng December Avenue kasi nag-perform din sila nun kay BBM if I'm not mistaken. Kampanya ni BBM. Hindi ako sa politika, hindi ako actually pero the song choices ko kasi I don't care about the politics part. Uh-huh. Depende yan. Pati kung Palestine yan, then pakikuba, alis ko na dyan. Huwag na, hindi ako magkinig. Pero kung say Philippine politics, wala akong pakialam. Ayoko kasi madami pa ako. Ayoko mapano ng troll. Oh, ay mga pala. Troll, shout out sa inyo. Wala kayo, nag-touch grass, nga, guys. Touch grass. Iba nga pala ang ano ng mga Pilipino kaysa sa ano. Mas may paki ako sa foreign. Kasi yung mga Pinoy, walang critical thing. Eh, dito. Hindi ako nakapreno. Non-stop talaga. Literal, magmotor talaga sila. Non-stop. Hanggang magbanggaan. Ayoo. Ang ano. Nakakaano nga eh. Kasi, yun nga. Dapat ano. Dapat inano muna nila. Dapat civil tayo pagdating sa pag ano. Mga so, kwan. Wala. Siya nga pala, ano dapat, bago muna magsimula yung mismo, yung event, dapat, nagano muna sila ng guide or something like that para maiwasan yung ganun pangyayari. Anong tao na yun, nagdami talaga. Oo. Sobrang dami, nung punta kami ng SM, Diyos ko, nang punte ng tao doon. Tsaka isa pa, dapat, kung hindi talaga kaya, dapat mag-provide yung event manager ng ano, link or live sa ano, lalo sa mga hindi makakapunta. Unless kung ticket yun, pa-ticket yung ano nun. Walang ticket-ticket doon, libre. VIP nga sila, pero papaloob lang yan. Kung libre, oo, dapat mag-provide sila ng live stream para ano din, para din ay, mapanood din nila safely. Kailong nag-atuman sila dito? Mau? Oo, nasa sila live stream pala. Oo, nag-live stream ang LG. O, tama, lagi ako. Ah. Ala, nag-play na talaga yung December Avenue. Buti naka-uwi ka, Gio. Nag-live talaga sila, di ko lang laman. Gio, buti naka-uwi ka. Oo, tama-tama lang. Alas 10 ako naka-uwi. Kasi kung ano, nakusimbak ko, ka-hadlock raglagi. Hadlock. Ito yung masasabi ko, ito yung masasabi ko. May live stream na nga. Pero, ang tanong ko sa inyo mga Pilipino, especially si Jensen, please, wag naman kayo magtulakan. Dahan-dahan, kalmain yung panty ninyo, kalmain yung brief, kalmain yung paan ninyo ha. Alam mo yung paa ko sa sobrang sakit talaga, feeling ko yung ibang ba, yung nail, yung ano, yung toe nail patient talaga, mga matatanggal. Maging patient in town kay
Pag ano nato na ang, ang malala pa doon, ito yun. Ito yung malala doon. Hindi pa nga nag-start yung December Avenue na event. Kasi alas 10 kaya sila. I think mga 10:30 siguro sila nagsimula or 10, hindi ko sure. Pero Lord, ko talaga. Ito pa isang malala, guys. Please, guys, kung maglakad kayo, ano din, huwag kayong masyadong rushing, huwag kayong mag-rush. Oo, inahabol nyo yung oras, pero huwag na, tama na. Tama na, kalmahin ang inyong dick ninyo. Okay? Yes, I use those words, pero I'm being serious here. Kalma ninyo ang inyong mga paa. Hindi kayo nag-rush, hindi tayo nagsiskwela. Oo, may eskwelahan tayo, mag-eskwela kayo bukas, oo. Pero, guys, may oras pa. Tsaka, kung ano naman, kung may ano, dapat isuspindi muna one day after. Hindi yung may pasok agad, nagpapanik yung mga tao. Kasi nga ano, diba? Kasi government kasi yan, local government kasi yan. Last week kasi yan na-decide na 27 is holiday sa amin. Siguro nagtugma kasi ito kasi yon. Ang apektado lang doon is school. Ang school kasi, hindi ko siguro gi-consider ng local government yung mga tao talaga na mag-late talaga matulog. Pero sa totoo lang, feeling ko talaga ang gina-focus na nila yung mga ordinary citizen na hindi nandito sa eskwelahan. So, ito lang yan. Yan lang yan eh. Hindi pala, nag-livestream pala yung putik. Hindi ko lang nalaman. Sorry guys, sorry sa LG. Pero kung ayaw nyo talaga, pero kung sakali guys, try nyo na manood doon sa livestream lang. Huwag kayo mapunta doon sa venue. Kasi alam mo, totoo lang. Sobra naman siya ng katao, ang dami ng tao. Alam mo, ang queue doon napakatagal. Siguro ang linya doon parang abot ka na next street. Feeling ko lang. Oo. Kaya nga minsan mga pagkainan doon, Diyos ko, ang mahal-mahal pa. Pagkain doon ang mahal? Pagkano kaya ang rice with Shanghai? 60. Pero ang pinaka-favorite ko, pero sa totoo nakakain ako doon. Yung pinaka-mumurahin nila doon, Diyos ko, ang Titi's Fried Chicken. Legit to ha, hindi tayo nag-joke dito ha. Yan yung name? Fried chicken. Yan yung brand, yan yung ano, yan yung chicken. Legit. Kami kumakain pag-exam. Grabe. Yung pangalan talaga, Titi's Fried Chicken. T-I-T-I-S. Fried chicken. Ang sarap ng pagkain nun, promise. Ang sarap ng pagkain actually. Masarap ang chicken actually. Pwede kang... ano yun? Meron kang choice between garlic and non-garlic. Tapos hindi siya, wala siyang fee. No fee. Pwede optional lang talaga yan. Uy, pagutom. Pero ito ah, yung chicken na inaano namin dito sa Morong, yung Camellius manok, ang sarap ng chicken nila. Malutong, juicy. Tapos, ano, pero sausawan nga lang, minsan nakakaumay kasi honey. Oh my god. As in honey talaga yung ano. Honey talaga yung sausawan. Mas gusto ko yung anong lasa, anong lasa? Ano yung feeling? Ano yung lasa? Okay naman, nagbe-blend yung tamis tsaka yung alat. Yung tamis ng ano, yung sausawan yung tapos yung alat ng ano. Gago. Anong ginagawa niyo? Pero ano ah, ayoko lang i-share kasi. Yun nga. Alam nyo na. Titi's Fried Chicken, ayoko na. Sino yung nag-decide sa Titi's Fried Chicken, no? Yung ano kasi, yung kinakain ko kasi din na isa, malaki ang serving. Sa sobrang laki na serving, hindi mo maano yung tawag ba rito? Hindi mo, di na makain yung ano, bitin sa kanin. Yung kanin nila ata, tag 10. So, ilan binayo? 35 ang fried chicken with rice doon sa Titi's. Pero sa KFC, Diyos ko, liit ang ano ng servings. Anong serving? Yung kanin at yung chicken talaga? Yung parang popcorn, kemerut. Naloko na. Diyos ko.
Ano yung sa McDo talaga, ang laki. Tapos ano? Ano fried chicken? Ang laki ng chicken sa McDo in the sense na hindi mo na... Yung tabrito, bitin sa kanin. Kaya guys, pag bagaano kayo sa McDo na fried chicken, magdala kayo ng ano, ng kanin. As in yung magdala kayo ng kanin kasi hindi kakasya yung provided na ano, provided na kanin ng McDo. So sobrang laki ng service. Pero yung pinakaano ko talaga yung Big Crunch yung sa 7-Eleven. Natikman mo yung Gio? Yung problema talaga yung ano, yung sa 7-Eleven ba, yung chicken nila? Ay, Diyos ko. Ang ano, sarap din nun. Ang sarap nun. Ang presyo lang problema. No, problema. Ang problema ngayon sa Jollibee, ang neat ng serving nila ng ano, chicken. Pero, pag mag-ano sa... Jollibee, ang pinaka-problema ko, kanin. Oo. Ang problema kanin sa kanin... kasi yung pinaka-problema ko, hindi walang... Dapat lahat ng mga restaurant, dapat meron silang only rice. Oo. Para at least dibitin ang chicken, Diyos ko. Ano, tawag ba rito? Okay lang sa mga inasal, dapat dagdagan niyo din sa ibang restaurant, Diyos ko. Ang ano ng chicken sa Jollibee, kasi unlit na servings. Pag sa ordinaryong tao, pero pag sa artista, local man yan, o foreigner, unlaki na servings. Pati yung servings ng chicken joy sa ibang bansa, unlaki. Pero pag dito, unlit, anak ng tokwa. Andok talaga, number one yan. Kaya alam mo ba kung anong binibili ko sa Jollibee ngayon, Gio? No. Ano? Yung burger steak. Masarap talaga yun actually. Yan, get away, ano ko talaga. Pag wala talagang pera, get away. Tsaka isa pa fun fact. Yan chicken, ay yung chicken. Yung ano, yung burger steak. Yan yung kasama sa ano, sa mix and match. Oo, masarap talagang duking ito. Masarap din yung guys, fried pork. Guys, kayo guys. Wait lang. May recommendation ako sa Davao, guys. Kung sakaling sa Davao kayo na yun, guys, or sa any part of Mindanao, maghanap kayo ng pinongs kasi masarap masyado ang chicken. Meron siyang konting tamis. Pero tama-tama. Parang manginasal siya pero better in a sense. Masarap yung ano. Mindanao talaga na chicken. Pamindanao. Alam mo kung ano masarap na ano? Sa barbecue Kemerut, yung ihaw-ihaw. Yung Andox, tapos yung Baliwag. Oo. Masarap yun. Masarap ang ano ng Andox, kahit ano, kahit yung bangus nila. Di ka ano, di ka mabibitin. Tingnan nyo na ba ang chicken burger sa fast food chain? Minsan dry ang chicken doon sa iba. Yung natikman ko lang yung sa McDo, chicken sandwich, saka yung chicken sandwich yung Jollibee. Yung sandwich sa McDo, masarap actually. Mas, alam mo kung anong... Nito ha, hindi na yun, pero noon. Natikman ko siya, ang sarap man. Yung, ang ano ngayon, ang pinaka on the go talaga sa lahat is ano, is chicken, ay hindi, chicken fillet. Masarap man chicken fillet ng McDo. Maanghang, tapos... Mak. Oo. Pero mas masarap yung alaking. Don C. Ano meron sa Donsi? Meron nga pero ano eh, medyo na... Abangan nyo sa Jor A Restaurant, Katip's Hot Dog with Bun. Uy, anong sinasabi nyo? Diyos ko kayo. Natikman ko na rin yung Jolly Hot Dog, ang sarap din. Oo, sarap talaga. Ang sarap pero, talaga. Ang gusto ko talaga, Peach Mango Pie. Yung... Ba't? Uy, hindi ito. Wait. Ito pala. Spark. Ayun. So... I-summarize kong story para kay Mamon. Ah, okay. Sabi daw ni ano, Staros. Wait, hanapin ko yung story ni Staros. Wait. Sa may tulugan na. Siya nga pala. Ano na pala? 10:55. Ubusin natin ang oras hanggang 10:59.
Okay, so at dyan na nga po, nagtatapos ang Hangout with Mamon. NG. Wait lang, nakalimutan. Ayun. At dyan na nga po, nagtatapos ang Hangout with Mamon. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa Webes kasi may pasok ako kinabukasan sa Wednesday, kinabukasan sa Thursday. May pasok ako sa Thursday. Umaga, gigil ako. Ako po si Mamon Gerd Gawari at meron akong iiwang kataga. Kung yaman lang ang ituring mo sa iyong mukha, halina. Ibaon natin sa lupa. Now na. May point. Napaka-motivational. Inspired ako. Okay. Susunod na nga po ang programa ni Gio at maraming salamat po. Wala akong programa na yun, guys. Walang special edition ng May Tulugan. So Friday pa, guys. Abangan nyo. O nga pala. Alas 6 ng gabi hanggang alauna. O nga pala. Wait lang. Iyan muna natin to. Isakto natin to sa 11 kasi ayoko rin naman na magano tayo eh. Sige, usap muna tayo konti. So, ang pinakagusto ko talagang chicken yung sa Tropical Hut. Ay, nakatry ka na dun? Hindi, kasi di ba sa Luzon ako? Oo nga pala. Ano yung experience? Actually, nung nasa CMI pa yung ano ko. Ano yun? Bali, pumupunta kami sa Tropical Hut which is malapit dun. Grabe, ang sarap ng chicken nila. Tapad ng Mercury? Ha? Tapad yun ng Mercury? If I'm not mistaken, yes. Pero nung ano, ang alam ko lang natapat ng tabi ng Mercury yung sa Q-Mart sa Kainta eh. Kasi, nadaanan ko yun siya nung ano, nung pumunta ako ng IC City sa main campus. Okay. Kasi, kailangan namin pumunta ng main campus para sa event. Like, yung sa ano, sa mat, oh, sa ano, ay hindi pala, yung Robotings, yung puro robot. Ah, okay. Yung inaano, yung mga prototype ng mga ano. Wait, may Popeyes kayo? Popeyes? Popeyes? Meron kayo dun? Sana all. Sa Kainta, meron. Alam ko may Domino's, pero Diyos ko, meron palang Popeyes? Yan yung ano ni Kyle Chari. Pero di ko pa natikman ng Popeyes actually. Ang natikman ko pang ibang restaurant, yung Bonchon. Natikman ko yung hotdog nila. Ito talaga yung subukan eh. Natikman ko yung hotdog nila. Ay, ang wow. Sarap din. Yung honey hotdog, ayun, yung honey hotdog. Yung may hot, may honey. Grabe na manok dun sa Bonchon. Tapos, ayaw pa, makakatikman kayo ng ganun, ako nga. Uy, may tanong daw si TCP, natikman nyo na daw ba yung titi? Uy, Oy! TCP, sumusubro ka na. Babay na. Okay, so siya nga pala, at dito na nga po nagtatapos ang Hangout with Mamon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magkita-kita po tayo sa Webes. Ako nga pala si Mamon Gerd Gawari at ito ang dapat inyong tanda. Madaling alias Uden! Kung yaman lang ang turing mo sa iyong mukha, haluna, ipaon natin sa lupa. Now na! Okay. Kung alias Uden, thank you. End na natin to, extra. Station ID. EZYW! Cool FM 995. Kayo'y nakikinig sa Super Bonita sa Gabi.